gaano mo kakilala ang ating Diyos. Sa lahat pa lang iyong ginagawa ay siya mong pinagtitiwalaan. Sa Jeremiah chapter 10, sa unang bahagi, ay pinaalala sa mga Israel ang mga bagay na hindi nila dapat tularan. Ang mga gumagawa na hindi nakalulugod sa ating Diyos, lalo na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga bagay na nilikha rin ng Diyos, mga nilikha na hindi kayang gawin ang ginagawa ng ating Diyos. Sa Jeremiah chapter 10, verse 16, ngunit hindi ganito ang Diyos ni Jacob. Siya ang may likha ng lahat ng bagay at pinili niya ang Israel upang maging kanyang bayan. Yahweh ang kanyang pangalan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kilala nila kung sino ang Diyos na dapat nilang paglingkuran. Bagamat tumating sa punto ng kanilang buhay na tumalikod sila sa Diyos, ngunit muli silang bumalik at sumamba sa Diyos. Dahil ang Diyos natin ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa atin. Nilikha ka niya at minahal. Dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig niya sa lahat. Sabi sa verses 12-13, nilikha ni Yahweh ang lupa sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Lumitaw ang daigdig dahil sa kanyang karunungan at niladlad niya ang langit sa bisa ng kanyang kalaman. Pagkarinig sa kanyang utos, umugong ang mga tubig sa kalangitan. Pagsama-sama niya ang mga ulap mula sa lahat ng hangganan ng lupa. Nagagawa niyang pakislapin ang kitlat sa gitna ng ulan at napapaihip sa hangin mula sa kublihan nito. Isa kamangha-manghang ginawa ng Diyos. Alam mo ba na isa ka sa special na hika ng Diyos? Kaya dapat lubos ang iyong pasasalamat sa Kanya. Dahil siya lamang lumikha ng lahat na nasa mundo ngayon. Kaya nga mga kapatid, anuman ang ginagawa mo, ito'y dapat may pagsamba sa ating Panginoon. Sa mundo natin ay maraming ginagawa mga tao para sambahin ng kapwa-tao. Sabi sa verses 8-9, silang lahat ay pawang hangal at mga. Anong may tuturo sa kanila ng mga Diyos-Diyos ang kahoy? Kanilang Diyos-Diyos ay binaluta ng pilak na galing sa Tarsis at ng gitong mula sa upas. Binawan lahat ng mausay na kamay. Pagkatapos binihisan ng kuling ubi at pula at tinabi naman ng mahahabing sanay. Mismo ang Biblia ang nagsabi na mga mangmang ang mga gumagawa nito. Kaya, sino pa ba ang pagtitiwalaan mo? Sabi sa verse 7, sino ang hindi matatakot sa iyo? Ikaw na hari ng lahat ng bansa. Karapat-dapat lamang na ikaw ay katakutan. Kahit napiliin ang lahat ng matatalino mula sa lahat ng bansa at mga kaharian, wala pa rin makakatulad sa iyo. Sa verse 10, ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan. Nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit. At walang bansang makakatagal sa tindi ng iyo. Kaya nga mga kapatid, sa Kanya lamang natin ialay-alay ng pagsamba sa ating Diyos. Magandang umaga.